Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. It's Women's Month. Marami sa atin naghahanap ng mga role models na kababaihan. And a lot of you have asked me if I can interview the Woman of Steel. Aba, lahat tayo ang tanong natin dito. How to be you po? Pasukin natin ang bahay at alamin natin paano nga ba yumaman tulad ni Alice Eduardo. The beautiful home. Hello, Alice! Hi, Karen! Hello, Alice, Alice, Alice! Dear Alice, bumati ka naman. Hi! So right now, ito ang the beautiful, beautiful home of Alice. Thank Can you, you take us through this? This is around 2,500 square. 2,500 square, imagine that. Kailan ka lumipat sa bahay na to? 2018. At ano to, pinatayo mo to from scratch? Yes, from scratch, Karen. May old house siya. Plano ko lang sana i-renovate. Pero sabi ko, it's hard kasi lalo na yung mga plumbing, yung mga electrical line. Pero hindi mo naisip noon, wow, grabe to. Wala ganun. Uh-oh. I just parang, maganda yung ano na to. Parang maganda yung feel ko sa place. Maganda yung feel ko sa property. Okay, so let's, ito pasukin natin. One of the most beautiful homes na napasok ko na, no? I would have to say, okay, designed by the architect was Ledesma. Ed Ledesma. Yeah. And ano, what did you want in your home? Actually, gusto ko na talaga yung wood, stone. Oh, wood and stone. Wood and stone. Kung manotice mo, Karen, wala akong painting here. Yung painted na wall. Yeah. Ano to, it is all stone. Stone. Travertine. Travertine. Yeah. Bakit? Yung house na may impact, you're using all natural wood, natural stone, and may water, may plants. Ay, ang ganda nun, that's a very good feel pag nagpatayo ng bahay. Yes. Did you get an interior designer? Yeah, actually, collaboration with me and my interior designer, mm-mm, Ed Calma. And what feel did you want for the house? Homey. Homey. Warm. Kahit malaki. Yeah. Kasi ang laki ng bahay mo. Kailang malaki. That's why I want wood yung aking ceiling. Oh, because look at the ceiling. Oh, kasi, of course, you know, Karen, every time may guest ka, ayaw mo naman marinig na ang cold ng bahay mo. Oo. Di ba? Oo nga, that's a good point. Yeah. And I noticed you have a major painting collection. Yes. When did you start to collect? So you have a few Ben Cabs. Yeah, ang Ben laki Cabs. Nito, Diyos ko. Yeah. Did Ben Cab do this for your house? Yes, commission. Commission na ito. Ang hirap po magpa-commission kay Ben Cab. So ito dito naman, may Hoya ka. Hoya. Oo, and Hoya, look at your Hoya. I got that sa auction. Sa in auction. Hong Kong. Parang pag na-feel ko, Karen, this is bagay sa bahay, parang I want to get it. Oo. Pag nanalo sa auction, sabi ko, so meron na akong place. Dito yon. Kung hindi ako nanalo, meron naman din akong ilalagay sana. Ah. Parang hindi gano'n, meron din akong option. Oo. So you like collecting art? Or yes. Heavily? Not heavily. Oo. I just, parang whatever I can hang sa wall. Sa wall. Yes. Yun na yun. Yeah. Oo. Maraming parts ng bahay ang gusto natin makita. Yeah. But I know you wanted to show me something na close to your heart. My altar. Your altar. Can we I see that? I want to show it to you, Karen. Why did you put an altar in so, the house? Every day before I start working, I want to pray. Okay. And after naman working, I want also to pray. Oo. It's a prayer room for me. Or sabi nila mukhang chapel because... Oo nga eh, parang baka chapel na to. And you see, Karen, the crucifix, of course, in the middle. Yeah, oo. And St. Joseph. And you're always here? At least once a day. Talaga? Yes. Oo. So, iniisip ng ilan, no? Sa yaman na ni Alice Eduardo. Diba? Hindi ka nakakakalimot magdasal. I always yun, Karen. Talaga? Even pag nasa isang place ako, una kong pupunta ang the church. What do you pray for kapag nandito ka? Parating lang ako nagte-thank you. Oh! It's really that parang not thank you, Lord. I don't ask anymore kasi I know what He will give me again. Eh. Parang nafe-feel ko na, Lord, I know you're going to give me this again. And nandiyan siya talaga. Talaga? Yeah, always. Then, kaya pag nandito ako, ano na lang, Thanksgiving na lang. You know, Karen, nakita mo to? Lahat to mga gifts na mga friends, ay, wow, family. Na iniipon ko talaga yan. At tinago mo talaga. Lahat, everything. So when people give you gifts, you really keep them. Yes. So, ganun ka kasenti. Yes, Karen. Uh-oh. Every time may
mag-abroad, syempre, galing sa, sometimes galing sa Rome, galing sa Israel, galing sa Egypt, galing, lahat ng anything, Karen. Oo. Oh. Christmas pero, gifts. Yeah, tinatago mo. Gifts, lahat. Oo. Oh, oh. So, hindi lang, si Alice, hindi niya na kailangan ng mahal na regalo. Huwag na magregalo ng mahal po sa kanya. Ano bang regalo ang gusto mo kung niregaluhan ka? Flowers. Flowers! Actually, flowers make people feel good and happy. Let's enter this room. Okay, there are many beautiful rooms in this house. And look at that Benkab. Wow! That is such a special Benkab. So, tatlo ang Benkab mo. Na big one. Na malaki, pero marami ka pang maliliit. Yeah, I have also. Oo, but this is beautiful. So, this room, what do you do here? This is an office. Conference room mo to. Conference room. Lalo na ng pandemic, Karen, this is so useful to me. Oo, and you really used it. Yes, every day. Ginamit mo talaga. Yeah. Ang ganda, let's go. Punta tayo dito. Ito yung kanyang work desk. Prime Mover Habitat for Humanity. You know that, Karen? Of course. Ano dito ang special sa'yo? Ito, or look actually, at this. Actually, all the words are so special. Look at this. Your most charitable force. Pag tinawag kang charitable, how does that make you feel? Na, everything you do pala, Karen, nare-recognize. Is that important to you? Not really, pero parang sometimes you're doing it hindi naman because of recognition or what. Parang, feel mo na, oh my God, hindi nila nakalimutan yung ginawa ko. Parang may ganun ka. Nare-remember pa rin nila. It matters. It matters. Naisip mo ba tumakbo sa politika? No, Karen. Ano na lang ako? Negosyante na lang. I can help naman people. Masakit ba ng ulo yon? No, hindi naman sa tingin ko. Kanya-kanya talaga tayo ng calling. Calling. Diba? Ito ang calling ko. Ito calling mo. Okay. Thank you, Karen. This is your calling. I hope so. Let's go. We're going to the entertainment room, Karen. This is the entertainment room. Para ba tong den? This one? Parang dito ko nilagay lahat ng speaker na gusto ko. Dito yung projector, ganda. Yung aking home theater. Yes! Wow, this is beautiful. Jameson! So you can, hello, Jameson! Hello, Karen. Hello! Karen. So, Jameson, ito ang the precious, precious son of Alice. Yeah. Ang sweet ni Jameson. Jameson, yeah. Don't you want to join us here in the entertainment room? ang galing ni Jameson. Okay, you can sit down. You can sit down. Okay, so this entertainment room, why did you want one? The kids, they love watching new movies. Then every time, parang hindi na sila magsisine. I love this place. Oo. Talagang sometimes we have to put TVs sa bedroom. But I want sana all of us here watching. Oo, you're really a family. You're a family person kasi talaga yan, no? Yun ang bonding mo ba with the family? Yes. Nakaka-bond ka pa ba sa busy mo? Yes. Talaga? Like ano, pag may mga bagong movies, we can watch here. We have the projector, Karen. Oo. I remember. Maria, pakita natin ang projector. So ito yung mga, tinan mo, natutuwa si Alice, hindi po sa mga mamahaling bagay sa bahay niya, yung projector. The kids are so excited every time may bagong movie, then we'll watch here. Oo. At guys, remote lahat to. Open, close. Ganyan ang drama dito. Diba? Yeah, oo. And we can... Doon ka tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa ka. And dito naman, if you follow Alice's social media, her Instagram, makikita that she hosts dinners and parties. Most of the time. Dito, ito yung kanyang round table. Unang-una, why did you want na bilog? Yung equal. Equal? That's a good one. Yeah. Anywhere you sit kasi, you feel... Nakikita mo. Na, you're all together pa rin. Walang nasa edge, walang nasa... That's a very good point, ha? Supposedly, this is rectangular, you see, Karen, if you notice. But yes, there's already a rectangular table. Then later on, I change it to round. Kasi sometimes yung nasa edge... May ganun ka. Diba? If nasa dinner ka, minsan nasa dulo ka, you can join the conversation in the middle. Tingnan mo, even in decorating, naisip niya ibang tao. Really? So that was a part of your decision? Yes. Kahit you're sitting there, you're sitting the other side, you're sitting here. Walang out. Alice. Yeah. I noticed one thing dito sa bahay ni Alice, her wallpaper. That's a painted.
painted na yeah. wallpaper. Yeah, painted wallpaper. And where did you get this? De Gournay. Yes. From in France. From France. So you chose it or yes, someone chose it for you? No, I was Ikaw the one. Na. Yeah. Oh, I noticed. Even the colors of the flowers. Ang ganda, color this is so beautiful. Okay, so itong chandelier yeah. na to, why did you choose this? Ang ganda niya. Glass blown siya eh. Glass blown. From Czech Republic. What? Dun mo, kit... Yeah, doon in order. Mo ba binili? In order yes, mo na lang? Yes, yeah, order. Grabe ka. And one of my favorite places in this house is actually the kitchen. This is such a beautiful kitchen. Thank you, Karen. What mood did you want sa kitchen? Parang ano, not formal. And you see, this naman rectangular. But you see naman, the way there's a chicken here, chicken in the middle, chicken there. Oo, para sa lahat. Yeah, oo, equal, ito, equal. Ito po yung kakainin namin. Malapit na. Uh-oh. Equal, equal. Oo. But guys, this is my dream kitchen. Look at this. Everything is so parang, oh, look at that. Akala nyo cabinet, it's really a fridge. Diba? Yeah. This is a bolt top, Karen. Look at this. Bolt top. Top, yeah. This is the chiller. Ito yung chiller. Beautiful. Yeah. Yan, mag-uwi tayo. Mag-uwi, Karen. Correct. At ito, it's fridge ulit. Yeah, fridge ulit. I love it kasi nga parang ang streamlined ng itsura. Yes. Diba? Hindi mo alam na fridge pala ito. This is a clean kitchen kasi, but we're using this also as a working kitchen rin. And ito yung mga pantries, look. Yeah, yeah. Ang mga pantries, diba? Look at that. Favorite ko to. Ibuksan natin how organized. Oh. Diba? I love modern kitchens. Ang ganda niya. Matagal mo bang kilala? This is teppanyaki? Oh, for teppanyaki ito. We had one here before. This is a dishwasher. Remember? Yeah. Ito yung dishwasher? Yeah. Ay, wow! Very easy to use, Karen. Nagagamit nila? Yes. Really? Yeah. Oh, ito naman. Ah, nice. Cutlery. And ito, nagawa na to ni Small noon. She featured your plate collection. Yes. Kasi ang plato po sa bahay na to, hindi ordinaryong plato. This one, the Cartier. Cartier ito. Yeah. Hindi ko nga alam gumagawa ng plato ang Cartier. Yeah. But this also, parang vintage na nila eh, Karen. Oo, ng Cartier. Yeah. Why do you like collecting plates? Maybe because of my lola, na-influence niya ako before. Oo. And this is Lamouche. Pero this is the plate that Queen Elizabeth, they used this during her visit sa France. You're kidding. Yeah, yeah. Really? There's the inscription. Oh my, may inscription pa talaga. Ito. Yeah, this one. This whole set. The actual set? Yeah, this one. So ito yung mismong plato, hindi to copy ng plato no. na ginamit ni Queen no, Elizabeth. This is ito yun. The exact place. So ang tanong ko, pinapagamit mo ba to? Yes. Kinakainan niyo to? Yeah, even the Flora Danica. Oo. What more? Hindi ka natatakot mabasag. Sayang, Karen, kung hindi gagamitin. Tama. Yeah. Diba? Diba, Karen, I don't have that, na bibili ko, then I won't use. Oo. Ayaw ko kasi, yun. Kasi, diba, nung lumang panahon, yeah. ang mga nanay natin, mahal yan. Wag mo gamitin. Hindi ka ganun. Ano? Oo. Tapos pag nagka-chips, okay lang. Okay may nabasag, okay lang. That's it's part of it, eh. Yeah. It's part of life. And I know you also have your Hermes plates. Those are the Hermes. Ito yung Hermes naman but yan. But I'm not so, normal na to for you. I love yung mga vintage. Wala, kay Alice, wala na to. Normal na ang mga Hermes sa kanya. Tinan mo naman to, ang cute din, ah. Look at this, ang Hermes. Diba? Hindi lang po bag ang Hermes, tasa rin po siya. O, di ba? Do you use this? Yes. You're really using it? Yes. You're a billionaire. You're like a woman known to be in the construction industry. You know, Karen, pagiging Alice Eduardo now is, hindi ko na-feel yun. Oo. I na-feel ko, I just wanted to work. I just want to do this. I just want to build this kind of structures. Oo. Parang, wow, pag nakita ko yung NLEX, pag dumadaan ako, na-excite ako up to now. Talaga? We did that. Dahil sa NLEX, naging convenient magbiyahe. Then, nasundan nyo ng mga sunod-sunod na mga skyways. Parang nagkakaroon ka ng feeling of yung accomplishment at saka fulfillment. Hindi ko na-feel yung monetary sometime. Actually, ngayon na lang yun. Oo. Karen, kasi I can buy what I like. Yeah. Ano nagsisimula, Karen? It's just kasi may rice mill kami. Oo.
Then, ang naging client ko, puro construction company na may rice subsidy sa mga employees. Like concrete aggregate, fill rock, freesine. Then, every time I deliver, tinitingnan ko yung mga equipment inside the yard. Personally, kasama ako sa delivery. Because I wanted to personally meet all the people doon sa company na sineservant ko ng rice. Ngayon, may isang time, may isang purchaser doon. Sabi sa akin, ma'am, gusto mo mag-supply ng equipment? Oo. Or steel? Ilan taon ka noon? 28. Okay. Tapos sabi sa akin, ano i-deliver ko? Ma'am, simple lang, ito lang. Ah, talagang simple yan. Sabi ko, kasi nakikita ko sa yard namin sa compound. Ang dad kasi mahilig din, even he's a doctor. Ang ginagawa niya, Karen, nag-ano rin siya ng mga surplus. Parang sabi ko, parang nakaka-excite yung ginagawa nila, metal, steel, equipment. Parang may iba sa aking, ano yun eh, dating you know, eh. No, that's amazing because hindi yan common sa babae. Yeah, let's yes. face it, guys. Ang babae, hindi maa-attract na, oh wow, may excite ako sa metal mixer. Metal. Yeah. Yung uncle ko, meron siyang stainless company. Gumagawa siya ng mga jeep. Na-impressed din ako. Sabi ko, my God, ganun lang pala kasimple. Totornohin lang. Tapos makakabuo na ng jeep. Lalagyan lang ng makina inside. Parang maging simple sa akin yung mga ganong mga ano, anything mga mechanical. Even watch. Even watch. I love a machine in my wrist. So you started your own construction company. Ilan taon ka nun? 28. And it was small? Not really small kasi Karen, I was so blessed na nakita ko yung ano yung malalaking ano projects ng concrete aggregate. Kasi nagde-deliver ako sa kanila, di ba? Then nakikita ko yung mga heavy equipment nila, yeah. Like cranes. Hindi ba nag-offer nga sila kung gusto ko mag-deliver ng steel, ng splice can. Tapos binigyan nila akong design. Sabi ko, kaya ko yung gawin. Karin sa akin nun, lahat pwedeng gawin. Wow. Walang hindi kayang gawin. In your 20s. Yeah. So, isa ba ito sa sikreto ni Alice Eduardo? Yes. Okay. Malaking bagay yon. Lahat kaya. Hindi pwedeng, yun nga sinasabi ng mga engineer, hindi pwede kay mamang sagot na hindi kaya. Yung mga engineer, sasabihin, ma'am, kaya, di ba? Kahit Karen, sometimes, sasabihin, Alice, do you have equipment like this board piling that can bore a hole na ganito kalaki? Kahit hindi ako sure, Karen, meron. Meron talaga? Yeah, meron. Sabi ko, meron akong ganyan. Then, pag uwi ko, tsaka ko siya pag-aaralan. If hindi ko kaya, I can just call na hindi pala yun ang ano, size ng aking mga equipment. Di ba? Hindi pala so, yun. When did Santa Elena, your company, have its big break? Actually, yung first project ko, Karen, nakakatuwa. Malaki siya agad. That's the Bacnotan steel sa Kalaka. Okay. Then, sabi sa akin ni Mr. Kabuko, I can still remember him. He's my first client na nag-trust talaga sa akin. Sabi niya, Alice, but I want to inspect your equipment. That time, Karen, wala akong magagandang equipment. Ang ginawa ko, Karen, pumunta kami sa isang site na may magagandang equipment. Sabi ko, okay na ko ba yung ganyang klaseng equipment? Yeah, Alice, meron kang ganyan? Yeah, meron. Pero Karen, kukunin ko pa lang sa supplier. Iba ka. Oh. So, malakas loob mo. Yeah. Tapos, sumunod, syempre, Karen, pumunta na ako sa supplier. Oh, how much? Sabi nila, 7 million. Magkano nun? 7 million that time. Oo. Yung that equipment was, na kailangan. That was 28 years ago. Yes, yes. And ang equipment na maganong kalalaki, 7 million is a big, lot of money. Then I called my banker. Sabi ko, I want to buy an equipment. Nagulat siya, nasa rice mill ka. Bakit bibili na equipment? Tapos sabi ko, gusto kong pumasok sa construction business. Pero Alice, hindi ka namin mabibigyan ng line. Sabi niya, kasi wala kang experience sa construction. And wala ka namang background sa construction. And hindi ka naman engineer. Baka mamaya mag-fail yung project. Pero siguro Karen, nakita nila yung sincerity ko. And nakita nila yung passion ko. And yung pagiging aggressive ko. Sabi ko, pag nakuha ko ba yung project, you'll give me the equipment. Sabi naman niya sa akin, syempre Alice, pag may PO ka, nakuha ko yung PO, Karen. Oo. Ang nafe-feel ko, Karen, nakikita nila yung passion ko eh. Nakikita nila, siguro pagbigyan natin, pag mag-fail, tanggalin siya. Oo.
pag may, nakikita nila Karen kasi may drive ka, tsaka may ano ka talaga na, yung, parang may guts ka na, yeah, na gawin yung project. Then Karen, nag-succeed naman ako. Ilang taon ka when you made your first 1 billion pesos? 1B? 1 million muna. 1 million? Yung first project, 16 million agad kasi yun. Una kontrata. So nung yung una mong proyekto, 16 million, yeah, in your early 30s. Yeah. Pero I'm ano bang kaibahan ng ibang negosyante? Ba't sila yung iba nagsasara? Kasi Karen, hindi pwedeng pag heydays, bukas ka, pag medyo down ng business, sasara mo. Hindi pwedeng ganun eh. Dapat alam mo i-sustain, i-maintain. I was so lucky, Karen, during that time na nagkaroon ng Asian crisis. Oo. Hindi ko alam na may crisis na talaga outside. Kasi ginagawa ko nun yung 1,000 megawatt power plant eh. Ay, wow! Yun nga yung second project ko na eh. Kaya yung hindi ako nag-umpisa sa mga backyard or yung small time na projects. Hindi, kasi yeah, Karen, remember, crane agad ang binili ko. Oo. Crane kasi hindi siya ordinary na equipment. Mga ano yun, heavy talaga. How old were you when you made your first 1 billion pesos? One project or... your assets, ang yaman ni Alice. Karen, medyo matagal na rin. Siguro mga 20 years ago. Wow! Talagang how to be you po. Ganun yun, no? And what was that like when you made your first billion pesos? Sobrang saya, Karen. But ang una ko na ano na I shared... Oo. Siyempre, even sa, hindi lang sa family, mm-mm, pati sa mga tao ko. Oo. They also got some, ano, yung bonuses. Oo. Tapos, siyempre, sa church. Yeah. Nag-ano but did ko, you ever think magiging bilyonaryo ka? Nung bata ako, hindi. I think, ang ano ko lang nun, Karen, nung bata ako, basta meron lang akong 10 million na savings. Ganun lang. Okay ka na. Okay na. Kasi bata pa ako, Karen, grade school. Ang baon ko, 5 pesos. Oo. 3 pesos sa banko yon. Wow. Every lunchtime, pumunta ako sa bank para mag-deposit. Oo. So una, matipid ka. Hindi ka maluho noon. Hindi ako maluho, pero anything na gusto kong kainin, bibilin ko. Hindi ako nagtitipid sa food. Oo. Pero sa mga damit, sa mga bag, okay lang. Hindi tulad ni small. Hindi, ang mama kasi mahilig na rin. Kaya hihiramin ko lang. Oo. Yung bag niya, yung shoes niya. So ang sikreto mo, number one, matipid ka noon, even as a child. Hindi, siguro matipid. Ka. Mahilig ako mag-save. Once you're exposed, Karen, sa bahay, pababa lang ako ng bahay namin, nandun kasing bowling, nandun yung restaurant, nandun yung bakery, nandun yung dry goods. Parang naging part lang, parang ordinary lang sa akin na tumulong and pumunta sa counter and mag-check, then mag-command or mag-lead sa mga tao. Ngayon, respetado ka, ang lalaki lalo ng mga proyekto. May kaibahan ba ito nung nagsisimula ka? Actually, Karen, walang kaibahan. Yung feeling ko nung nag-uumpisa ako, every time makipag-usap ako, parang feeling ko, same pa rin eh. Yung every time mag-start ako ng bagong project, Karen, sobra akong excited. And every time matapos ko isang project, excited na excited. Oo. Nakaranas ka na ba na nalugi ka? Siyempre, Karen, nangyayari yan. Sometimes kasi sa supply, siyempre, ayaw mong masira sa client and yung supplier mo, hindi na niya kayang mag-supply dahil tumaas yung materials like yung steel, yung cement, yung mga aggregates. Mag-a-adjust ka rin kasi ayoko rin na, parang ayokong ibang tao malugi para lang mapagbigyan ako. Yeah. Then ako naman, ayoko masira sa client. And then nakikita rin ng client yan, next time, kukunin ka nila ulit kasi reliable ka. Ano ba ang sikreto para magtagumpay? Karen, the trust. The trust. Oo. Even ikaw, Karen. Yeah. Diba? Sino ang gusto mong gumawa ng house mo? Yeah. A contractor that you can trust. Oo. Number two, ang pagbabayad sa supplier. Sometimes lang you have to talk to them. Uh-oh. Explain mo lang yung situation kung may problema. Pero yung intentional na hindi ka babayaran, hindi talaga yun. Oo. Kasi masisira reputation mo. And baka huling transaction mo na yun. Guys, yeah, ang sa likod ng pintuan ay ang elevator. At ang ganda because hindi mo kita ang elevator. Because of the door. Because of the door. Let's go. I always love going to this house. Talaga? Really. I feel parang nagka-trip abroad ako. You know, Karen, you know, ako. Alam mo, fulfillment yun. Oo. For you diba, as a builder. Yeah, as a builder. Fulfillment na other people will like your house. Yeah. I would have to say, my favorite part of this house is the basement.
Look at that. It's, you can live in the basement already. Alice, I told you before, I love these chairs. Yeah. Where this is Capellini. Oh, oh. When I saw this in Benchan, Benchan's place. Place, yeah. In the Michoane, sabi ko, oh my God, ang ganda talaga. Sabi ni Ben, 30 lang to, Alice. Wow. How many pieces do you want to get? Then sabi niya, Alice, you know, Mr. Capellini made especially for you a plate under. That's why may pangalan and may number. Oh, wow! Oh my gosh! How special is that? Now here is, isipin niyo, the other Ben Cab is right there. Grabe, ang lalaki ng Ben Cab mo. Kasi ang laki ng scale ng house. Now this part of the house is very cozy. This also parang library rin, di ba? Oo. But who stays here, Alice? Most of the time, the kids, they love here. They love it here, no? Yeah, even kasi ano. Ang cozy niya eh. Ikaw na ba nag-decorate ito? Yeah, ako na, everything. Do you have an inspiration when you decorate? Parang ang feeling ko, basta comfortable, the furniture that I should use. Yeah. Is yung ganito yung feel. Yeah, ang ganda nga nito eh. This is beautiful. Parang Minotti to, no? This is polyform. Polyform, beautiful. Upstairs are all Minotti. Minotti, ang ganda. Down here are all polyform. Oh. Oh, look at this, guys. Hindi lang siya basta ordinaryong. Yeah, this is also a library and videoke. Can have a karaoke here. Ang dami mong living room areas. Yes. That's what I've noticed, no? Yeah. For the kids nga, kasi before, 7 years ago, 8 years ago, di ba, maliliit pa yung mga kids. Yeah. Then all the pinsans, the cousins. Oo. Guys, look at this. Pag binuksan mo, yes. Hindi lang siya ding-ding. This is a good idea kung magtatayo kayo ng house. You know house. Why, Karen? Because of the air and the sun. Yeah, look. And Karen, even without aircon, it's cold. Yeah. Ang tanong siguro, Alice, ng ilan, mahal ba kung lagyan ng waterfall effect yung digdig? It depends, eh, Karen. For me, hindi naman siya expensive because of yung nakukuha mong... May piece, eh. Yung piece. Ang ganda ng for may water. For me, kasi hindi ba, yung sound, the sound of water. Water, iba. Oo. Then the air. Nakita mo yung air? Ang lamig? Yeah, malamig na. You don't have air conditioning here. Long term, mura rin siya kahit maglagay ka ng ganyan. Oo. Hindi naman kailan ganyan kataas, Karen. You can build kahit mababa lang. Kasi once dumaan yung air dyan, pumasok dito, malamig. Tsaka may ano pang, tingnan mo yung may ganon. Cascading. Kasi may cascading. Actually, mas cheaper kung hindi na putol-putol, Karen. Oo. One piece, yung bobo lang. But I want kasi makita yung cascades. Oo, maganda eh. Maganda yung cascading, oh. Yeah. And there's also a gym and a game area here. And the sauna, the wet. Ang tanong ko, nagamit mo na ba ang gym? Yeah, always. We're always playing with the kids. At nakapag-workout ka na ba dito? My kids, they love here. The Pilates. Oo, nagpipilates ka? Yes. And also, ito, table tennis. Yes. Oo. Ito yung pangarap ko na may sarili akong reformer sa bahay. Number one, you need space. Yeah. Oo. But hindi naman siya ganun kalaki, Karen. Hindi naman. Oo. Yeah. So, hindi lang ito basta banyo. Dahil, talaga naman, may sauna pa. That's a dry and that's a wet sauna. Dry and wet. Have you ever used it? Yes. Really? The kids, they love here. Oh, you wow. See all the things inside, oh. Everything is here. Hindi ka na kailangan lumabas ng bahay. Yeah. Grabe ka. Outside, dahil jacuzzi naman, diba? Oo. May pool na may jacuzzi na may sauna pa. San ka pa pupunta? And what many homeowners dream of. Nakaya? Ito ba ang pinakamahirap mong nabuo? Hindi naman. Matagal? Hindi naman. Because of the wine collection. Yes, of course. This is the wine cellar. Wow! Okay, and I like the chairs too, ah. Yeah, that's also Capellini. Gaano nakarami ang wine collection mo? Naaalala mo, hindi na. Mariel? Oo. Ilang pieces, ilang bottles to? Ilang bottles lang na. Oh. Ang tanong ko ito, umiinom ka ba?
Not so much. So may wine cellar with all these bottles, pero hindi siya talaga umiinom ng wine. Hindi ka wine drinker. Not really. Oh my gosh. But I can imagine, no? This is Italian, Spain, yeah. French, US. Parang... It's just a mix. Yeah, mix. Yeah. Yeah. Look at that. The onyx. But why did you want a parlor? For my kids again. Your kids? And my siblings. But for you? Yeah, me also. Dito ka nagpapa-parlor yes, na? Yes, dito na. Oo, so nagpapa-shampoo ka? Shampoo, coloring. Hindi ka na lumalabas? Halos. Especially after this, ano, yung pandemic. Dito na lang kami talaga. Oo, my gosh, this is beautiful. Guys, yung parlor niya, sala na natin. Pero the shampoo area. The shampoo area, let's go there. Talagang nagpa-shampoo area ka pa. Yeah. Oh my gosh. Talagang tunay na ginagamit sa parlor. Mas high-end pa. Where did you get this? Parang France. Imported in yeah. France. Even the massage. Guys, yung pang-shampoo niya galing pa ng France. As in, deliver, you ordered it, yeah. Somebody did for you, paano? Yes. Sa shipping, yeah. Oh my gosh. And ito, I noticed na onyx. Nakala na sa contractor. Ito, napaka-brilliant. Ang yeah. ganda. Kasi gusto ko na, ano eh, na may, yung table is yeah. something na... Parang ano siya, yung light. Oh, pero who designed your parlor? Because ang stylish siya. Ikaw lang? Yeah. But how did you know na onyx dapat? I love onyx eh. The pero you didn't use this upstairs? Supposedly for the toilet. Supposedly. But I decided here na kasi may degornina ko doon eh. Meron na. Yeah. Oo. Di ba yung wall ko, degornina? Degornina. It's either this one or the degornina. Kasi it would be too much. It's degornina or... Para you can focus. Yeah, kasi minsan, yung ibang tao, they tend to overlap yeah, things. Overlap. And yeah. that's not good, you feel? For me, sayang yung ano eh, the beauty of the onyx, the beauty of the ano, kung ano, sama-sama sila. And it will look magulo. At eto tayo, look at this guys. Yung massage bed niya, ito pa yung high-end na massage bed. Yeah, hydraulic. Hydraulic. Dear, iba ka. Ano ba to? Hindi ko nga Marielle? My gosh, where did you get your massage bed? Same as you, sa lahat. France ito, lahat. Din. Yeah, lahat sa isang ito. Brand. Yeah. Ang social naman ng massage bed na to. Ibang level. Ibang level ang massage bed. This other kitchen. So ito yung tunay. The working kitchen. Guys, kahit yung working kitchen lang, super social na. Look at that. But upstairs is bowl top. Itong kitchen na to is... This is a polyform. People may be asking, bakit dalawa pang kusina ni Alice? What was your intention here? Kasi my kids, if they want to cook, they can cook upstairs. Oo. And this one for the staff. Oo. And also yung mga ano, like... If you want to, ano, di ba? Sometimes yung pack bed. There's... Yeah. Pero I wanted to ask you, di ba ginawa mo yung basement talaga for your parents? Na this is not really basement, Karen. This is lower ground lang eh. Ay, wow, may basement pa? No more. Ah, wala na. Yung digging nito, it's not that deep. Ah, ganun ba? May term yun. If you will notice when you go up the ramp, bucket chest, and then steps. Nag-excavate lang kami ng 2 meters. Ito na yon. Mm-hmm. Pag basement, ilang talagang meters? From the road, under siya. Ito kasi almost level ng road. So, ginawa mo, tinaas mo bahay mo? Ganun ba yun? Hindi. Medyo hindi, kasi ganun talaga yung korte ng bahay. Kaya ito, parang lower ground. Pwede ba yun? Pag nagpapatayo ka, lower ground lang? Yeah, okay lang. Okay lang, no? Yeah. 2 meters, enough na. Kasi nga, okay naman yung height na eh. Yeah, it's perfect. Yeah. Tama lang. And ito, nandito yung kanyang mga hardcore na Sub-Zero. Diba? Ito na yung talagang lalagyanan ng mga pagkain. Dito na yon, no? Ito na yon talaga. Paano mo nababantayan na walang nananakaw sa bahay mo? All of them are entitled to... Eat whatever they want. Oo. Hindi ka strict. No, na I'm not sleep. Sabi ko, basta wala lang matatapon sa basura. Tama, pareho tayo. Yeah, okay mas lang. Mabuting i-share sa lahat yeah. kesa doon, may matapon. Doon ako nagagalit. Tama. Nakita kong tinatapon nila yung food. Alice Eduardo, tinitingnan ka ng marami ngayon. Ano bang buhay niya? You were once married. Yes. You were once married. Ilang taon ka nun? 28? Yes. Sometimes, Karen, ang iniisip ko na lang, ito siguro yung plan sa akin ni Lord. Yeah.
That's why nangyari yung magkahiwalay kami nung ex-husband ko. Oo. Na marami naman akong nagawa, natulungan. Siguro, mas baka maging limited ako noon kung nandun ako sa marriage na yon. But was it difficult to leave the marriage? Ah, yes, of course, Karen, because of the children. Actually, Karen, sabi ko, until my children are, nandun na sila sa stage na marrying age na sila, tsaka na lang sana ako magsa-separate. Oo. But dumating yung isang morning na parang this is the time you just that met. I have to leave. Na feel ko, Karen, hindi na healthy to stay in that relationship for the sake of my children and syempre self-respect. Oo. And para na rin siguro for both of us na magkaroon ng peaceful life. Mm-mm. I have to leave. Oo. Maraming babae nanonood ngayon. Isipin mo, you're a single mother. Marami sa kanila takot to, let's say, leave a marriage that's not healthy for them. Anong mensahe mo? For me, hangga't kaya mong isave yung marriage, Karen, that's still the best for the kids. But pag nafe-feel mo na talaga na hindi na healthy and affected na yung yung life mo, hindi ka na maka-perform, I think that's the time you have to leave. Uh-oh. Especially, marami tayong Karen na mga battered wife, no? They can't leave because, of course, siguro may issue rin ng monetary. Uh-oh. Actually, ang isang factor, Karen, the children, eh. Sometimes, kung sarili mo lang, Karen, kaya mo, eh. But the kids, syempre, gusto mo kasama sila. Kasi yes, mother ang makapag-alaga talaga sa mga bata. Oo. Kaya ba mahalaga na ang babae may trabaho? For me, yes. Yes. Kasi parang pag may trabaho rin ng wife, mas mas hindi siya magiging dependent. Oo. Iba rin, Karen, yung mayroon kang sariling money. Do you have time for your children? Tatlo ang anak mo. Let's talk about them. Yeah, Karen. So you have Jessica. Jacqueline. Jacqueline. And Jameson. You have a special son. Yeah, Jameson. How did you feel nung una mong natuklasan that Jameson had autism? Siyempre, Karen, ang tagal bago ko na-accept. Yeah. Actually, several school ko pa siya dinala, eh. Not sa mga special school. Mm-hmm. Ang gusto mo kasi, teka, wait, Karen. Okay lang. Oo. Parang sabi ko, paano siya pag wala ako? Yun agad. Oo. Sabi ko, Doc, can you still cure the sickness of pareho my? Tayo. Yeah. Oo. Para sabi niya, mamamanage na lang. Umiyak ako na umiyak, Karen. Ako. So, you mean lifetime to? Sabi ko, Doc, kawawa naman. Paano siya makapag... Una kong, yes, paano siya magkakaroon ng sarili niyang family? Sino makakasama niya pagtanda niya? Mm-mm. If wala siyang sariling family. Yun yung naging worry ko noon. Karen, and hindi ko pa rin talaga ma-accept. Nilakas siya sa mga regular na normal school. Oo. And nakita ko talaga, Christmas... presentation ng mga kids, nakalagay ang anak ko doon sa parang box. Sabi ko, my God, siguro baka pag sa loob ng klase, nasa box din siya. Baka, wow. Na sineseparate siya. Oh. And that broke your heart. Yes. That's why I went na sa special school. Oh. Would you say that your biggest heartbreak is Jameson at one point? Yes. Oh. Pero now, sabi ko, now I understand. Lord, thank you for giving Jameson. Siya pala yung magiging kasama ko every day, every night. Sa lahat ng struggle siya. And siya mag-inspire din talaga sa akin. Oo. Siguro, Karen, kaya hindi ako nag-give up. Every time I look at him, then we pray together, and everything's okay. And si Small ang partner mo in so many ways, no? Yeah. Although, close kayong tatlong magkakapatid. What do you think of Small today? Ah, tuwan-tuwa naman, Karen. Ang saya ko naman for. And thank you also, Karen. You inspired her. Diba? Ikaw naman ang kanyang advisor. Your mansion in Beverly Hills. In Sunset. Was that a game changer for you? You know, Karen, kasi when I was there, parang sabi ko, I think this is the best time to get a house kasi ang laki ng family namin. Mm-hmm. Yun yung place na every time magbakasyon ng family, na-accommodate niya kami lahat.
Halimbawa, ako, may sarili akong bedroom, may mga anak ko, then sa last mall, yung mga anak niya, sila Melba, yung anak niya, then downstairs, ang daddy at ang mama, and Joel, meron din siya. So talagang iniisip mo buong pamilya mo? Even in may Tagaytay, ganun, Karen. Lahat ng, ano ko, vacation house. Ganun, pero yung value mo sa mahal, sa ngayon at noon, pareho. Pareho lang, Karen. Like, for example, nung bata ako, nung college ako, nakatira ako sa dormitory, basta may aircon siya, pag in-off ko yung ilaw, same feeling din, pag nandito ako sa taas, natutulog ako, pag in-off ko yung ilaw, yun din. Iba ka? Oo. Basta ma-okay yung aking kumot and aking unan and aking... Yeah, basta clean. Alice, sa lahat ng ito, you have remained humble. I have to say. Talaga? Karen? I have to say. Thank you. Paano? Karen, ordinary woman lang ako. Yeah. But nabigyan ng extraordinary opportunity. Yeah. Bakit naman ako kailangan maging mayabang? Lahat tayo, same eh. Wala naman Karen Meg. Ano, wala. Lahat tayo equal. Tapos nabigyan ka ng extra lang na wealth, yayabang ka na. Guys, napaka-exclusive nito, ha? Yeah. Makikita nyo ang bedroom ni Alice Eduardo. First time. My gosh, for the first time! My gosh, look at this. That's Binotti. Hindi nyo na kailangan mag-hotel. Eto na yon. So this one, pare-pareho ang theme mo, look. Yeah. You have a similar theme. This is Minotti naman. Minotti naman to. But you notice, Karen, yung depth. Oo, yung depth. Yeah. Oo. Ang beautiful. Depth, yeah. And then, once again, your, ano? The Gournay. Yes. But that's with embroidery naman, Karen. Oo. Embroidery. So, ang feeling ko, yung accent walls mo are the wallpapers. Yes. And your, ito, your bed, Nax, di mo ba namimiss may katabi? Karen, si Jameson. Si Jameson. Dito natutulog. Come on. Pero he has to naman. He has a room, pero dito. Sometimes sabi ko, Jameson, parang sabi ko, come here. Sabi ko ganon, mommy is ano scared. Sometimes ganon lang. Ganon. Oh, you're scared, mommy. Don't be scared. Pero you sleep alone. Yeah, yes. And itong magandang part in her room. Why did you put a terrace here? Just look at that pool. Yeah. Look how beautiful. Yeah, the pool and the jacuzzi. Yeah. Actually, hindi ko sineparate yung jacuzzi. Oh, para isang temperature lang yung water. Ah, yun yung key. Oh, kasi di ba sometimes you cannot stay long sa jacuzzi. Yeah. Then you have yes. But, so, parang part siya ng pool talaga. But ang ganda, look at this, oh. Yung pagkahati mo ng reception or entertaining area and the pool. The pool. I make sure din, Karen, sa ano sa daytime, yung where you can see yung ano yung travertine. Yes, kitang-kita. 12 o'clock, hindi siya talaga na ano walang sun. Uh-oh. Ang sun nag-uumpisa doon sa grass. Yes, talaga? Mm. So kasama yan sa construction. Dapat kasama alam mo. Yan sa ano ko. Uh-oh. Inaral ko rin yun. Inaral mo yun. Yeah. Kasi ang pagpapatay na bahay, hindi lang ganun kasimple. Yeah. And ito, look at this. I noticed lahat all the way. Anong tawag dito? Ceiling ba to or ano nang bubong? A canopy. Canopy is all natural wood. Natural wood. Hindi ka gumamit ng yeah, PVC. Yeah, even the deck. Pero kasi ano, ang mahirap lang i-maintain ng wood kaya. That's why I say, ako naman, kaya nga siya mahal because it's wood. Yes, oo. To maintain wood para sa ceiling, for outside, yeah, ano, diba, sa exterior ng bahay. Pero hindi ba nabubulok ang wood kapag nabasa? Basta you have to maintain. Paano? Okay. Yeah, I make it sure na re-repaint siya every 6 months. Ah, yun pala yun. Yeah, repainting. Repaint. This one, I just repainted it. Ito, you have yeah. to. Yeah, once a year. Once a year. Beautiful. Pag kasi plastic yan, Karen, you won't have to. Silipin na natin ang iyong collection. Karen, that's... Ha? A peek sa Birkin collection. Do you know how many Birkins you have?
Secret. Secret. Pero ang Birkin lang ba ang bag na kinokollect mo? No, I have also the Chanel. Ah, you do? I have also the Louis Vuitton. Oo, pero love mo ang Birkin. Why do you love the Birkin? Maybe the style. It's so me. It's so square you, yeah. And yeah. Oo, at ang hirap basic lang siya. Basic, actually. Pero the thing with the Birkin kasi it's an investment. Yes. Ang nangyari, tumataas ang presyo. Yeah, I didn't realize. Oo. Na nung nalaman ko na lang the price now. Kasi when I was collecting, that was siguro 90s pa, di ba? Oo, 90s? Yeah. May Birkin ka na noon, wow. Ang mura lang ng Birkin. No, hindi siya mahal. Oo. Hindi siya mahal. If you would have another house, hypothetically lang, how would you make your other house different from this one? From this one? Siguro mas smaller yung... Gusto mo na smaller? Yeah. Yung floor area niya kasi is 3,000. Wow! That is so big. Siguro half. Half na. Yeah. Matipid ka ba sa gamit? Masinop ka ba? Maalaga ka ba? Oh, di ba? Yeah. Ito, konting ano lang. Ito, maalaga ka ba? Di ba? Mabilis ka ba magtapon ng bagay? Or anong style mo? Not really. Pag gusto ko talaga yung, ano, yung gamit ko, nag-stay yun. Pag ano naman... For years. I know, halimbawa, yung isang person, she loves also to have like this. Yeah. Sometimes... binibigay ko yun. That's kaya pag every time nagbibigay akong gift, that's really from my heart. Amen. Talaga. Look how neat and beautiful. Parang hotel. This is so Amanpulo. You know, Karen, did you notice walang his and her? Wala nga. That's... Supposedly, his and her yan. Oh. But I asked na lang my contractor, lagay na lang dyan, then we put na lang... Oo, this jacuzzi. Is a jacuzzi yeah. That you use. But I like pero, how you arrange the towels. Talaga? It's so stylish yun, na it's like a shelf. Yep. Kasi people put the towels in a cabinet. Para mag... Ito ang ganda oh, and ang ganda niya. Ang dali rin, ano, di ba? I-refill. Oo, i-refill. But look nga gano'ng kakaalaga. You're very neat. Do you fix your own closet? Yes, every night. Every night? Yun yung aking ano, minsan, I'll fix. Alam mo, may ginamit ako. Oo. Parang... Karen, I have to put it back. Yung sa manner na, yeah. na talagang... Oo, na kinunan mo. Na kinunan ko. So, yung kanyang walk-in closet has a second floor. Kaya nyo yun? Diba? Why did you put a second floor sa walk-in mo? Because of my things, Karen. My gosh! So, ang nandito are shoes. Sa kababa rin, Karen, there are shoes and plenty bags. Shoes and bags also. Wow, you are really neat. Yeah, nakita mo, neat. Karen. Oh. Yeah. And I have to hand it kay Alice, hindi lahat ng bagay mahal. Look at that's this. That's from Rico. Oh. Rico and Tina. Oh, sa kaibigan. Na, ano lang to, 1,000 plus yeah, pesos. Yeah, but I love it. Pero, I gave it to me. Nakaalaga. Oh, di ba? Even here, oh, look at this. Yeah. May mga brands because kay Alice na hindi naman lahat sobrang mahal. Kasi from Jacqueline, my daughter. You treasure all. Yeah, oh, yes. Oh. So you have yung mga mamahali na, eto guys, so may Christian Dior, Balenciaga, the Louis Vuitton Prada. Sandals, Ferragamos. I notice if you like a style, yeah. My gosh, lahat ng kulay binibili mo. Uy, ang ganda nito ha. No, lahat ng kulay. Pero lahat ng kulay binibili mo. No? Yeah. Ganun ka. Yeah, nanotice mo. Oo, ganun ka. Even sa pants. Alice, what is your life verse? Yung nagsilbing guiding light, kaya ka nagtagumpay. The Golden Rule. That's Luke 6:31. Do unto others as you would have them do to you. Kasi Karen, I believe in karma. Oo. Kung ano yung gawin mo sa kapwa mo, yun din ang babalik sa'yo. Kaya gusto mo palagi talaga, you treat people well. Well, yeah. Mm-mm. Tsaka, di ba, ang sarap, Karen, pag you can make people happy.